Ang ganda ng kanayunan ng Pilipinas. Alam mo ba na ang agrikultura ang gulugod ng bansang ito sa loob ng maraming siglo? Ngunit sa mga hamon ng lumalaking population at climate change, kailangan natin ng superhero para iligtas ang bawat araw. At ang superhero na yan ay sustainable farming. Maligayang pagdating mga kababayan, sa isang ligaw at kangahangang mundo ng sustainable farming, ang susi sa kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas. Kumuha ng handa para sa isang pakikipagsapalaran na puno ng mga kagiliw-giliw na mga katotohanan at isang nakakatawang twist. Mag-buckle up tayo, mga kaibigan. Ilarawan mo ito. Matatayog na pananim na sumasabog sa lasa at sustansya. Paano nangyari yan? Tanong mo. Well, sustainable pagsasaka ay ang lahat ng tungkol sa maximizing produktibo habang pinapanatili ang masila na balanse ng inang kalikasan. Alam mo ba na ang healthy soil ang secret sauce ng sustainable farming? Ang ating mga magsasaka ay tumatanggap ng mga kasanayan tulad ng organic farming na nangahulugang hindi sa mga sintetikong kimikal at oo sa mga natural na pataba. Tama. Ang ating mga magsasaka ay nagpapapakain sa kanilang mga halaman ng mga gandang bagay tulad ng isang buffet para sa bee gees. Oh, at huwag nating kalimutan ang tungkol sa mga piste. Yung mga sneaky little creatures ay walang kapantay sa ating mga sustainable farmers. Namaster na nila ang art ng integrated pest management. Parang laro ng cheese, pero imbes na pawns at kings, may mga ladybugs tayo, beneficial insects, as strategic reputation. Pag-usapan ang pinakamasamang bangungot ng isang bug. Ngayon, narito ang isang cool na katotohanan. Alam mo ba na ang sustainable farming ay maaring aktual na labanan ang pagbabago ng klima parang superhero double whammy? Ang mga kamanghamanghang mga magsasaka ay nagsasagawa ng agroforestry kung saan sila ay nagtatanim ng mga puno sa tabi ng kanilang mga pananim. Parang may natural na aircon para sa lupa. Plus, ang mga puno na iyon ay tumutulong sa bitag ng carbon dioxide na ginagawang mas luntian ng planeta at ang ating mga magsasaka ng kaunting lamig. Ang Pilipinas ay tahanan ng ilan sa mga pinaka hindi ka panipaniwala na biodiversity sa ating mundo. Pero sa conventional farming methods, hindi natin sinasadya na nasaktan ng ating mga mabalahibo at federin na kaibigan. Ipasok ang sustainable farming sa pamamagitan ng pangangalaga ng mga likas na tirahan at pagtataguyod ng biodiversity. Ang ating mga magsasaka ay naging mga tagapagtanggol ng mga ligaw na hayop. Parang may sarili tayong mini zoo, pero walang entrance fee. Ngayon, pag-usapan natin ang pira, honey. Ang sustainable farming ay hindi lamang mabuti para sa kapaligiran. Mabuti rin ito sa bulsa ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng pag-ampon ng mga organiko at napapanatiling kasanayan, ang ating mga magsasaka ay gumagawa ng mataas na kalidad, premium na mga kalakal na hinihiling. At alam mo ba ang ibig sabihin ng cha-ching? Win-win situation po ito para sa lahat. Ang edukasyon at pagtutulungan ay ang mga haligi ng sustainable farming. Ang ating mga magsasaka ay hindi lamang naghahasik ng binhi, naghahasik din sila ng kaalaman. Nag-aaral sila sa mga Farmer Field School at ibinabahagi ang kanilang mga karanasan, tip at trick. Parang walang katapusang potluck party kung saan lahat ay may dala na bago at kapanapanabik sa misa. Kaya mga kaibigan, mukhang maganda at sustainable ang kinabukasan ng agrikultura sa Pilipinas.